Nakoy housing, Sir John, pero dili pa fully paid. Ginahulog-hulugan na ako, pero ang plano ko iparenta siya. Okay ba ang concept? Well, the answer is yes, only if the financials make sense. Pag ang imuhang mortgage na ginabayaran ni mo sa banko at the same time, ang mga condo dues, kung condo na siya, and other fees that you're paying for, even the maintenance of the property, kung ang imuhang total cost is lesser compared to the money that you are making on a monthly basis, then it makes sense. And challenge lang ani is that ang imuhang net income per month maybe dili inana kadako. There are some instances wherein dili pod siya good idea kay basig ang imuhang ginabayaran sa imuhang property is much bigger compared to the income na imuhang ma-earn. Sometimes magod ato ang ginahuna-huna permanente is the easy part wherein ang pangitaan lang ako pamaagi is kung pila akong bayaran sa monthly dues, kung pila man po na akong bayaran sa bangko, isumatotal lang na ako to siya, including my operational expenses sa ako ang rental business, and then just charge more than that. That's the easy part to think about it. But sometimes, that is not the reality. Because naadyo yung mga panahon, guys, na ang imuhang rental business hinay, naapo yung mga panahon na kusog siya, just like any business. So the only way for us to say kung okay ba ning imuhang idea is for you to check out your financials. If you're making money na happy ka, kontento ka sa kwarta na imong gina-earn per month, na kaya niya sa loon ang imuhang mga costing, then it's okay. Pero kung dili pod siya sufficient, murag gamay ra pod kayo ang net income na dawat nimo, or basig lugi pa jud ka on a monthly basis, then dili siya okay. So just like any business, it makes sense as long as the financials is okay. Para sa mga guys, okay ba ang idea na nakay property na imuhang iparenta? Share your answers in the comment section.